presyo ng ilang basic prime commodities na nanatiling mataas sa pamilihan ng Batangas City. Tutukan yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Nananatiling mataas ang presyo ng gulay sa bagong pampublikong pamilihan sa Batangas City. Ayon sa Price Monitoring Division, epekto ito ng kasalukuyang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So hindi tayo bumababa, halos mataas pa rin, walang pagbabago dahil nga sa taas din ang ating gasolina sa ngayon. Inaasahan naman na tataas ang presyo ng gulay dahil sa Kwaresma. Sa mga susunod na linggo siguro, talagang tayo po ay mataas ang mga gulay. Dahil yan nga, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng mahal na araw. So, ang hindi natin masasabi, kung patuloy pa rin tayong may mga dating na gulay kasi sobrang init na. Ang ilang magtitinda, tinitiis na lang ang epektong dulot ng mataas na presyo ng gasolina. Kasi ang aming mga tubo kasi nga ay tumaas ang mga bilihin ng aming kalakal na dumarating. Kasi nga gawa ng mahalang gasolina, pinapatong nila sa tracking ang kanilang mga kaya nataas, kaya namahal. Tsaga-tsaga lang talaga. Hindi pa rin talaga bumabalik yung sadyang bilihan talaga ng palengke. Pag tumigil tayo, lalong tigil tayo lalo. Wala tayong kakainin, wala tayong gagastusin. Hindi naman natigil ang gastos na pambayad ng kuryente, ng tubig. So kailangan lang natin magtipid, magtiyaga sa ibang paraan. Ayon sa isang may-ari ng tindahan, nakakapagtaas din siya ng benta, ngunit kaunti lamang para hindi siya mawala ng customer. Taas mo ng presyo, edi ako naman pinakakaangat-angat din naman nung pataas ako. Hindi katulad nung unang talagang pag gayon na lang talaga ang kita mo, gayon na lang, edi ngayon nakaka-ano-ano ako. Nakakalaki-laki ako ng bentahan. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang, Southern Tagalog.